Austin. Maraming tao mga kalola dito sa may ano, sa may dito sa may court, sa may playground, doon sa may kanto. Nahiya lang ako kasi may mga suko. Ayun. May mga suko, tsaka maraming tao. Ang daming tao mga kalola. Dahil mayroong ano kasi, mayroong nagde-deliver ng mga kagamitan sa paggawa ng ano ng bahay doon. Habang tumatakbo yata yung sasakyan na yung pang-deliver ng simento, may bakal, buhangin. Binaril daw yung driver sa ulo 2 beses. Ayun, doon napahinto sa dulo. At nung huminto na, mabuti na hindi tuloy-tuloy na tumatakbo yung sasakyan. At nung nahinto na nga, ayun, nakita nung mga kasamahan na duguan na ito. Ayun, maraming isyuso doon, no, sa may kanto. Bawal kasing lumapit. Ayun, may ambulansya. May ambulansya at saka maraming ano, suko. Kaya ayan si... Sa kabilang kanto lang kasi ito namin, dito sa loob ng subdivision. Habang may ginagawa kasi ako sa loob ng bahay, nakwento lang ng anak ko na mayroon palang nabaril dito sa kanto ng court dito malapit sa may amin. Sa kabilang kanto lang kasi ito dito sa may amin. Hindi lang natin alam kung ano talaga dahilan kung bakit ito binaril. Good afternoon. Good afternoon mga kalula. Ayan, hindi kami nakalabas kaninang umaga kaya ngayong hapon kami lalabas nitong mga aso ko. Hapon na, 5 na. Mahirap na doon, dahil may pagusto. Ano, Trio Felix? Tambay muna tayo dito sa court. Atrio Felix. Magandang araw sa lahat mga kalula. Nandito ako sa court. Ikwikwento ko lang sa inyo ng konti. Nung isang araw, mayroon pong nangyari dito na inabangan siya. Isang nagde-deliver ng truck ng ano, mga yung mga simento at ano, hollow block at saka buhangin. Inambangan yung ano, yung truck. Yung pala eh, siguro hindi lang natin alam kung may atraso yung driver ng truck na yon. Kasi 3 beses siyang binaril sa ulo mismo talaga binaril. Ayun sa kwento, inabangan daw talaga dito, banda dito sa may court, doon o sa may lunaw na mayroong ginagawang bahay doon banda. At nakatakbo pa yung truck doon sa may kanto. At doon na stop ang pagda-drive niya. Hindi naman taga rito yung ano na yun eh. Yung driver na yun eh. Taga ibang lugar, taga Pangarap daw yun.
kasi nakita dun sa ID nung ano, nung driver. Magsisiuwi na yung mga kabataan, mga nagbabasketball. Ayan, matagal yan. Ayan. Gusto mang damo yan, nagbabasketball sila. Ay, takot damo. Tapos na siguro silang nagbasketball. Pero mayroon pang nagbabasketball dun sa court. Ayan, may mga batang naglalaro. Tsaka dun sa court ay mayroong mga kabataan na nagbabasketball. Yun na nga, yung nakuha yung patay. Mga bandang gabi na, magsi-6 na ng gabi. Nung may narinig akong may parang tunog ng lata, yung palay, baril na pala yun. Tatlong beses. Mismo sa ulo, pinatamaan yung ano eh, yung driver. Bali, inabangan talaga dito sa, nangyari nga dito sa loob ng subdivision. Hindi naman lagi-laging mayroong ganun dito. Kumbaga nagtaka lang kami kasi yun na nga, dito sa loob ng subdivision namin namatay yung driver na yun. Siguro hindi natin alam kasi ano, kung may atraso talaga yung driver na yun kasi mismo talaga sa ulo siya pinatamaan. Hindi lang natin alam kung ano talagang atraso nung driver na yun. Kasi talagang tatlong tama ang nangyari sa kanya eh. Tinamaan siya sa mukha, sa ulo mismo. Nakita ko talaga na parang sumabog yung ano, utak niya. Parang ano nga eh, parang nakakadiri dahil ano, sumabog yung utak. Kaya maraming tao dito noon na mga nag-isyoso. Nangyari mga 1:30 is nung sumilip ako ng mga bandang 5:30, pumunta ako dito. Ayan, may mga nag-iisyoso din at saka mayroong suko na mga dumating, nag-iimbestiga. Tiningnan yung CCTV dito sa loob ng court, pero wala naman silang, hindi naman nila kaagad-agad mahuhuli yung kasi ano eh, wala daw plate number yung sinakyan ng killer. Walang plate number yung ano, yung motor na sinakyan. Dalawa sila. Nakita nga sa ID nung driver na namatay, tagapangarap nga yung ano, driver na yun. Hindi nga malaman, siyempre dito sa loob ng subdivision kasi nag-deliver lang yun ng ano, mga gamit na pampagawa ng gawa ng bahay tulad ng mga simento at buhangin at bakal at mga hollow block pa. Yun kasi ay isang driver lang na nagde-deliver dito sa loob ng subdivision kaya siyempre hindi alam ng mga taga rito kung ano talaga ang punot dulo ang dahilan kung bakit binaril yung driver na yun. Ayun, doon mismo sa ginagawang bahay na yun, sa labas, inabangan siya. Sana kayo pupunta. Hala. Ayun doon sa kwento ng security. Nagtanong lang daw yun kung saan banda yung kalookan. Ngayon nung hinihingian ng ID yung ano, yung mga pumasok na yun na killer na nakamotor, ang problema ayaw nga papasukin kasi nga walang ano, walang plate number pala yung motor. Walang plate number, namilit na pumasok. Tapos yung pala mayroong binabalak na hindi maganda. Yun nga, inabangan yung nagde-deliver ng
yung truck na yun na buhang, nag-deliver na truck na may kargang buhangin at haloblock. Ayun, hindi, kaya ngayon nagkakahigpitan na ngayon dito. Hindi ka na basta-basta makakapasok pag wala kang plate number at hindi ka taga rito. Bago ka makapasok ay tatawag ka muna kung sino yung pupuntahan mong bahay. Kaya medyo naghihigpit na ngayon dito. Ayan, medyo lumalamig na kaya mayroon ng batang naglalaro dito sa playground. May naglalaro dito sa basketball court. Ayan. May nagbabasketball. Magana nagbabasketball yung mga kabataan. Dito naman mga kababayan. Ayan, sumasayaw sila. Ayan. Sumasayaw sila. Umistop, nahiya. Ayan. Nandito sa may cover court kami. Mga nagpa-practice. Yung mga bata. Hanggang doon, maraming naglalarong mga kabataan. Ayan, uwi na kami. Pauwi na kami. Nakalabas na si Trio at saka si Felix. Ang lamig dito, no? Hangin. Uy! Ayun, doon banda na Barilo sa may ano, yung mga hams na yun. Yung sa may tricycle na yun. Tapos, dito naka-stop yung ano, yung truck. Diyan na-stop. As in, wala nang buhay. May okay-okay dito. Ayan. Malapit na kami sa may amin. Ayan si Bitoy. Bitoy? Musta ka, Bitoy? Kumain ka na, Bitoy? Uy, Bitoy. Bitoy. Musta ka? Kumain ka na? Ha? Kumain na ikaw? Bitoy, Bitoy. May tao pala dun. Bitoy, Bitoy. May na ikaw? Haba ng buntot mo, Bitoy. Haba buntot.